Good morning mga ka-dumplings! Welcome back to my channel! So for today's video, ay share ko sa inyo ang kung ano nga ba ang mga pwede at hindi pwedeng gawin sa loob ng designated hotel as quarantine facilities. So you should all watch this! I'm back! Ayan, sige, sure ka na. So, pag nasa airport pa lang tayo, bibigyan tayo ng ganitong form. So, nandiyan yung ida-download natin plus yung ID natin. So, either passports or Hong Kong ID. So, ayan, binibigyan sa airport. So, pagdating natin sa quarantine area, sa information pa lang, bibigyan din tayo ng ganito. At the same time, itong form na to. So, ayan, ibibigyan lang din natin yung Hong Kong ID natin at saka yung passport din. So, para ma-record tayo. Ayan. So, ayan. So, nandito lahat yung mga kailangan natin or yung gagawin natin sa loob ng tatlong araw. So, kasi ngayon tatlong araw na lang before 7 or to 21 days. So, nandito lahat. So, free wifi po dito. So, swerte po tayo. Okay naman po yung connection nila. Internet connection nila. So, malakas naman po yung wifi. And then, so, meron din silang mga ang unang-una palang pinagbabawal dito ay syempre yung paglabas ng room natin kasi di ba nga quarantine sa quarantine area natin. So bawal talaga yung lumabas. So pagka nahuli ka na ng lumabas, so meron po tayong fine na $25,000. So Hong Kong dollar yan. So medyo malaki po yan. Malaki pa sa sahod ko or sa sahod natin. So yan, ilang buwan ding sahod natin yun. So kaya mag-ingat po tayo dahil. So, may camera po kasi sa labas ng room natin. So, kaya madidetect po talaga nila yun. So, syempre, so, kailangan natin basahin dito. So, nandito naman po lahat. So, yan, may oras din ng pagkain. So, yan, lalabas po tayo. So, kailangan din po pala kung lalabas tayo ng room, mag-face mask. So, bawal na bawal po ang hindi naka-face mask. Or kahit itetest tayo sa labas. Meron kasi nagtetest sa labas. So, I think one time pa lang naman ako na-test. So, yan. So, kailangan na ka-face mask ka pa rin. And then, so, yan. Kailangan natin gawin din yung mga pinapagawa sa atin. Every day, magkukuha tayo ng temperature. And then yung swab, ay yung rat test. So, yan. So, antigen. So, every day po yan. So, ayan, ilalagay po yan sa plastic, tapos lalagyan po ng name. So, ayan. May name po siya, kaya lang yung sa akin, hindi po siya nalagyan. So, be careful po. So, nire-remind ko lang din sana huwag mangyari sa ngayon. So, meron mga pangalan talaga. Mga ilalagay din. So, hindi ko siya nakita. Ito yun. Ayan, my name. Ayan, so my name, ID number, date, nasal swab test. So, ayan. So, ilalagay po yan sa plastic. So, ayan yung mga negative or yung mga na-test natin na rapid test. Importante po yan. Tsaka yung temperature. So, kailangan po yan. So, morning and afternoon. So, yan. Yan lang naman po yung gagawin natin sa loob ng tatlong araw. So, yan. Ito yung may mga record naman po siya sa likod. So, make sure na malagay nyo siya or i-check nyo siya kapag nasa negative or kung nag-positive naman po siya, dun nyo i-check. So, depende naman po yan. May mga process sila if ever na makita nila na positive. So, bawal po dito yung nagluloko. Kasi, it's a government, Hong Kong government. So, talagang nasa rules po sila. So, mahirap po talaga na ma-obey po natin or magkaroon pa tayo ng punishment or hindi natin magawa yung mga rules na pinapagawa. Ang isa pa pong pinagbabawal ay ang pagbubukas ng bintana natin. So, bawal na bawal po yan. Kaya nga po tayo nasa quarantine. So, bawal pong pumasok ang hangin na galing sa
sa bintana or maglabas tayo ng hangin sa bintana kasi may aero naman po tayo ditong aircon at saka may exhaust fan. So, wag din po natin palang i-adjust yun kasi yung temperature ng room, so alam po nila yan pag nag-adjust tayo. Tsaka sa lahat po, magbaon kayo ng jacket sa mga lamigin tulad ko. Hindi ako naginawa ko, kaya lagi ako naka-jacket. So, pasalamat na lang at may baon akong jacket. Ayan. So, sa lahat po ng uuwi ng Pinas at mabalik po ng Hong Kong. So, yan, magdala po kayo ng jacket. Magdala din kayo ng, yan, ng kopi kasi hindi free yung kopi sa hotel na quarantine ko area. So yan. Buti nilang may baon ako ng kape. So, exacto. Meron naman silang heater dito or meron naman silang electric kettle. So yan. Coffee is life. So kaya so mga coffee lover yan. So meron naman pong hot water dito. At isa rin po sa pinagbabawal ko pala is yung paglalabas ng basura nang wala sa oras. So may oras po kasi ang paglalabas ng basura dito, either ayan, 12:30 to 1 o'clock. So ayan, dapat dun lang sa oras na yun. Paano kung makaligtaan mo naman? So ang gagawin mo lang naman is syempre, huwag mong ilalabas. So I think the next day mo na lang siya ilabas para safe ka kasi baka mabigyan ka ng warning or mag-fine ka pa ng $10,000. At isa pa pala, so yung mga hindi nagawa itong mga ginagawa dito sa loob ng quarantine area, so pwede po tayo magbayad ng $10,000. So mag-ingat po tayo. Kailangan po natin gawin ito kasi kailangan natin mag-test ng sarili natin. So para po, iwasan po na magbayad pa tayo. Siyempre, medyo mahal yun at malaki pa sa sahod natin. At siyempre, bawal na bawal din po ang makasira ng gamit. So, ingat po tayo sa mga gamit na sa mga gamit po nila dito. Like yan, yung mga sinasakop electric kettle, television, blower. Yan, meron din sila. May mini ref. May oven toaster. So, yan. So, ingat din po sa mga gustong gumamit yan. Kasi, pwede tayong mabayad. At alam po nila yung gamit po dito sa loob. Bago pa lang tayo pumasok. So, alam nila kung may sira o wala yan. So, kaya ingat-ingat din po tayo. And isa pa po, pagkukuha tayo ng pagkain kasi magbebel naman po sila, make sure na naka-face mask tayo kasi bubuksan natin yung pinto. Possible na magkaroon ng makapasok yung virus. So, kailangan naka-face mask and then close agad. And then, make sure na may dala din po pala tayo na alcohol or hand sanitizer or wipes para if ever ma-spray natin yung pagkain natin kasi naka-plastic po sila. So kukunin lang natin dun sa chair sa labas. So yan. So sprayan lang natin kasi galing siya sa labas. Baka yun pa yung magdala ng virus. Pero safe naman po dito. Siyempre sinasanitize naman po nila yan bago ipasok dito. Para lang po make sure lang na nag-iingat lang, di ba? So yan. Isa rin po pala yan na tips. Magdala po tayo ng alcohol. Kahit nasa mini bottle lang, buti na lang may dala akong alcohol. Yan, so small. Ayan, buti nakalusot. Pero bawal diba ang alcohol? Pero, maliit lang naman siya. Sa packet lang. And then, buti marami din akong wipes na dala. Ayan. Tsaka yung hand sanitizer, meron din ako. So, ayan, nagagamit ko po talaga siya. Kasi hindi naman siya provided dito. So, depende na lang sa hotel na pupuntahan nyo. So, meron kasing hotel na provided lahat yan. So, meron naman po na hindi provided po yan. So, yan. So, yun lang po yung tips ko. And, syempre, ingat-ingat pa rin. So, bawal po tayong magkasakit sa loob ng quarantine. So, possible po tayong mapatagal. So, ingatan lang po natin ang sarili. Pag giniginaw, syempre, mag-suot lang po ng jacket. So, double naman po yung kumot dito. So, pwede mo naman gamitin. Kasi, doble yung kwarto ko. Doble yung bed ko dito. So, doble-doble. Pwede mo na kunin. Tapos, balik mo na lang. Ganun. So, yan. Pasalamat ako na maganda yung nakuha ng mom kong hotel. So, yung mom ko kasi nagpabook. So, thank you, ma'am, for this hotel. So, yung pinagpapasalamat ko yan sa mom ko dahil naging maayos or dahil maganda naman yung nakuha ni mom ko. Ayan. So, yan. Ingat-ingat po tayo. Pwede bang maglaba sa loob ng hotel?
syempre, pwede naman po ako kasi naglalaba din ako. Syempre, parang konti na lang yung dadalhin natin madumi sa amo natin. O sa bahay ng amo natin. So, make sure na matutuyo din. Ang hirap din naman maglaba ng hindi matutuyo. Syempre, babaho lang din. Okay. And, huwag po natin kalimutang maglinis ng mga paligid dito sa loob ng hotel or ng room natin. Syempre naman, nakakahiya naman din. Hindi tayo maglinis. So, yan din po ang kailangan nating gawin bago tayo umalis or bago tayo mag-check out. And ang pinakahuli po ay yung pag-check out natin. So, example, so today is my check out day. So, huling araw ko na po dito. So, tumawag po ako sa information na, or dito sa hotel, kung kailan ako makakalabas. So, ang sabi nila is, tatawag daw sila. So, ganun lang. So, bawal po tayong lumabas or magtanong sa kahit sino dyan sa labas. So, pinagbabawal-bawal po talaga yon. So, wag po kayong lalabas. So, true phone call lang po tayo. So, sila po yung magpa-process nun. And alam po rin ng government or ng hotel kung kailan po tayo makakalabas. So, tawag lang po or true phone po talaga tayo para makaiwas po talaga sa paglabas ng room and syempre para po maiwasan ang nagbayad po ng penalty. So yan, syempre maapektuhan din po tayo, syempre. So medyo may kamahalan din po yun. Syempre mas malaki pa sa tahod natin. So sa lahat po ng mga nagaling sa Pilipinas na mga OFW or nagpabalik dito po sa Hong Kong, ayan, so mag-ingat po tayo at syempre sumunod po sa mga rules kasi po malaking pera din po yung ibabayad natin. So syempre po sumunod po tayo sa Hong Kong na rules kasi po. So syempre nandito tayo para makaipon at para sa pamilya natin. So maapektuhan din po kasi yung employer natin kung sakasakali tayong magbayad ng ganung kalaki. So wala naman po tayong ganung perang kalahawak ngayon. Syempre galing tayong pinansa, ubos na siya. Ubos na po talaga yung pera natin. So yan. So syempre para hindi tayo maabala at syempre lalo yung amo natin na babalikan natin, syempre matagal na po tayo sa quarantine tapos may quarantine pa tayo sa bahay. So magbabayad pa yung amo natin. So syempre para makaiwas po tayo sa mga hassle at sa mga bayarin kasi nga andito tayo para makaipon para sa pamilya natin. Ayan. So salamat po and I hope na ang video to ay makatulong sa inyo and sa lahat ng mga OFW na pabalik sa Hong Kong. So ayan. So okay. Thank you so much. Okay, bye. See you on my next vlog.